Hello! So hello, I'm JP and welcome ulit sa ating Abnormal Psychology series na kung saan pinag-usapan natin ang mga mental disorders. And usually kapag iniisip ng mga tao na mental disorders, iniisip nila yung mga taong nakakita ng mga bagay-bagay na wala naman or ng mga taong nakakarinig ng mga boses na sila lang yung nakakarinig o kaya naman sila yung mga nakikipag-usap sa hangin tapos hindi natin maintindihan kung ano yung sinasabi nila. Actually, di lang yun yung mga mental disorders, so napag-usapan natin yung ilan sa mga past videos natin. But then again, yung mga ganitong klaseng abnormal behaviors is also considered as a mental disorders. And ang potential na diagnosis nila is yung tinatawag nating schizophrenia. Marahil ito ang pinaka-complex and pinaka-misunderstood na mental disorders both by the professionals and even by the lay people because yun nga, medyo malala yung mental disorder na to. And usually sila yung mga nami-misrepresent sa media kasi pinoportray sila as very violent wherein majority of them are relatively harmless, no? And some of them or most of them even are mistreated because of their odd behaviors. Parang naaabuso pa nga sila kung minsan. So ito yung pag-usapan natin ngayon sa video na to, kaya roll na natin yung intro. So schizophrenia literally means split mind, pero iba ito sa split personality. Have three main groups of symptoms. First is yung positive symptoms, and then yung negative symptoms, and then third and last is yung disorganized speech and behavior. So included sa positive symptoms yung delusions and hallucinations. So ito yung mga obvious signs ng schizophrenia na kung saan some of them have this notion or have this belief na parang medyo odd na kung saan parang sinasabi nila sila daw si Jesus Christ or someone that is very important, no? Okay, sabi nila good people daw sila, no? Parang hindi sila dapat salingin or something like that. And then yung mga iba naman parang feeling nila hindi sila tao, parang mga alien daw sila or someone na very powerful or from the future daw sila. So ang tawag dun sa mga false beliefs na yun ay delusions. And another obvious sign of schizophrenia is yung mga tinatawag nating hallucinations na kung saan yung ibang mga tao may skits dumiwanag. Yung mga ibang tao may skits nakakita sila ng mga bagay-bagay or mga tao na hindi naman nag-exist sa real world. So ang tawag doon is visual hallucinations. Yung iba naman, may naririnig sila na sila lang ang nakakarinig and di narinig niya iba. So ang tawag naman doon is mga auditory hallucinations. So before, ang mas sikat na tawag sa positive symptoms is psychosis, na kung saan ang ibig sabihin nito ay out of touch sa reality. Yun nga lang, medyo broad yung definition ng psychosis and at the same time nami-misuse siya ng karamihan sa population natin. Kaya parang ginawa nilang mas scientific yung dating ng positive symptoms. So mas scientific sounding since parang ang implication nito is yung mga behavior katulad ng delusions and hallucinations ay mga dagdag na behaviors ng mga taong may skits wherein yung mga taong normal naman ang pag-iisip wala naman sila ng ganito. And syempre, of course, kung may positive symptoms tayo, meron din tayong matinatawag na negative symptoms. So, sa negative symptoms naman, ito yung mga sintomas na kung saan wala or hindi nag-exist ito sa mga taong may schizophrenia, pero sa mga taong normal, dapat nandyan yan. Kumbaga. So, included dito yung tinatawag nating abolition or pagkawala ng bulisyon sa buhay. Kumbaga, wala silang will to act, wala silang will to decide, and wala silang will to move. So, iba ito sa walang will to live kasi parang mas malala ito kasi since parang wala na yung mismong kalooban ng isang tao pag abolition na yung meron siya. And dahil dito, hindi na sila sumasama sa kanilang mga kaibigan or in general sa society. So, nagiging socially isolated sila. And then, hindi rin nakakaramdam ng pleasure or satisfaction ng iilan sa mga taong may schizophrenia. Ang tawag doon is anhedonia. At dahil di nga sila nakakaramdam ng pleasure or satisfaction, nag-reflect ito sa kanilang affect or sa kanilang facial expression na kung saan blunted yung kanilang affect. Or kumbaga, wala tayong makikitang any feeling sa kanilang mga facial expressions. And last group of symptoms is yung tinatawag nating disorganized behavior. So normally ang mga tao organized naman tayo, no? Kahit iniisip natin na hindi tayo organized, meron tayong organization sa ating behavior, which means na yung mga sinasabi natin, yung mga ginagawa natin, laging may patutunguhan yan. Whether it's good or bad, meron pa rin patutunguhan. So may flow, may logic, and may goal yung mga sinasabi natin and mga ginagawa natin. Pero sa mga taong may skits or ilan sa kanila, hindi organized yung kanilang pag-iisip or split
yung kanilang thoughts. So for example, pagtatanungin natin sila, alam mo ba kung bakit ka nandito? Ang sasabihin nila, ayoko naman dito eh. Dapat may gagawin pa ako, nagtatrabaho ko doon sa school doon. Alam nyo ba na yung edukasyon ay kayamanan yan? No? Parang yung Yamashita treasure, kukunin ko yan. No? Kaya siguro kinulong mo ako dito kasi gusto mo rin kunin yun. So as you can see, medyo disorganized yung kanyang speech. Hindi nila sinasagot yung tanong, tapos nagja-jump pa from topic to loose topic yung kanilang sinasabi. So ang tawag doon is disorganized speech, aka word salad. So although yung word salad is mas disorganized. So maliban sa disorganized speeches, pwede rin magkaroon ng disorganized behavior ang isang tao. So pwede itong lumitaw sa kanilang facial expressions na kung saan minsan may kinakwento sila na parang napakasaya nila pero malungkot yung kanilang facial expression. O kaya naman napakalungkot, napaka-tragic ng sinasabi nila pero yung kanilang facial expression is very nakangiti, hanggang abot hanggang tenga yung kanilang ngiti. So, ang tawag dito is inappropriate affect. And then sa may extreme cases naman, mismong motor functions na ang disorganized to the point na kaya nilang mag-hold ng isang weird na posture for hours or even for days. So, ang tawag dito is catatonia or catatonic immobility. So, ngayon na alam na natin kung ano ang sintomas ng schizophrenia, pag-usapan naman natin kung paano nga ba nagde-develop yung schizophrenia sa mga tao. So usually sa mga tao may skits, nag-uumpisa yung kanilang symptoms sa una mild cognitive or social impairments lang. So kumbaga nahirapan silang makipag-usap sa ibang tao, makipag-interact sa ibang tao, and parang meron silang mga weird thoughts na sa kanila lang, kumbaga. And then eventually nagde-develop ito sa mga psychotic-like behaviors like mild delusions or mild hallucinations, which is called the prodromal stage. Usually, mga adolescent to are after ng adolescent stage nila. And then kapag may intense stress na nangyari sa kanila or may event na sobrang nayanig yung buhay nila dahil doon, doon pwedeng matrigger yung kanilang schizophrenia or yung mga active symptoms ng schizophrenia. Ang tawag dito is yung active phase. Sa phase na to, usually dito sila lumalabas na kung saan parang medyo nagwawala sila, and then meron silang mga naririnig na hindi narinig ng iba, nakikita na hindi nakikita ng iba, and mga nagsasabi-sabi sila ng mga word salads nila, kumbaga, or nagiging disorganized na sila sa kanilang behavior. And then after ng active phase, doon magse-set in yung mga negative symptoms, usually after a month nga. Tapos sa phase na to, yung kanilang mga positive symptoms, medyo nagiging mild pero nandyan pa rin. Ang tawag sa phase na to is yung residual phase. May mga iba na nagstay pa rin sila sa labas, pero makikita natin sila na parang ayun, nananahimik sila sa isang lugar, tumatawa, umiiyak, and then no reaction. And then yung mga iba nga is nagkakaroon sila ng mga catatonic episodes. Now na alam na natin kung ano yung clinical description and development ng schizophrenia, and pag-usapan naman natin kung ano yung cause ng schizophrenia. So mainly genetic ang cause ng schizophrenia. So kapag may kamag-anak ng isang tao na nag-develop ng schizophrenia, mataas yung chance na mag-develop din siya ng schizophrenia. Pero of course, hindi naman to curse na kung saan pag meron kang kamag-anak ay automatic magkakaroon ka na ng schizophrenia. So sumusunod dito sa stress diathesis model na kung saan yung mga taong may predisposition for schizophrenia, hindi naman automatic na magkakaroon ng schizophrenia. Pero kapag may isang stressful situation, katulad ng yun nga, nawalan ka ng trabaho, na heartbroken ka, o kaya naman may social humiliation na nangyari sa'yo, doon pwedeng matrigger yung mga genes para magmanifest yung mga symptoms ng schizophrenia. And the tragic thing about it is that yung mga taong mataas ang tendency to develop schizophrenia, meron na silang problem sa social interactions. Kaya mas tumataas yung chance nila na yun nga, mawalan ng trabaho, or ma-heartbroken, or yun nga, parang magkaroon ng social humiliation. Kaya tumataas talaga yung chance ng mga taong predisposed for schizophrenia. So in terms of mechanics naman ng schizophrenia, ang neurotransmitter na pinakatinitignan dito is yung dopamine or yung dopamine system ng isang tao. Sinasabi na ang dopamine system ng isang taong may schiz, nag-overdrive or hyperactive siya. And kapag naging hyperactive siya, dun na lumalabas yung mga positive symptoms because dopamine is associated with pleasure, associated din yan sa perception and motor function. So kapag nag-overdrive yan, dumadagdag, kumbaga, yung behaviors ng isang tao or positive yung mga symptoms niya. And then eventually, of course, hindi naman namimaintain niya ng katawan, magka-crash yung dopamine system, tapos doon na magsaset in yung negative symptoms.
But of course, oversimplification lang yan kasi mas complex na gumagana yung mga neurotransmitters and hindi natin makocover yon sa 15-minute video na to. Another biological explanation is about sa brain structure ng mga taong may schizophrenia. Sinasabi na mga taong may schizophrenia ay may mas malaki na ventricles. So yung malaking ventricles, wala namang problema doon. Ang nagiging problem is yung space na tinake up ng ventricles kasi it means that there are some neurons or brain structures na hindi nag-develop kasi nga kinuha ng ventricles na yon. Dahil doon, nagkakaroon ng problem nga sa perception, sa motor, and even sa cognitive abilities ng mga taong may skits. And then lastly, sinasabi na yung mga taong may schizophrenia, meron silang dysfunctional na frontal lobe. Ibig sabihin, yung kanilang frontal lobe is either hyperactive, meaning sobrang mataas yung activity, or hypoactive. Ibig sabihin, konti lang yung activity. And frontal lobe is associated with our executive functions like planning, organizing, and setting goals for our behavior. So ang nangyari kapag may problem doon, talagang maapektuhan yung behaviors and cognition ng isang tao. So overall, makikita naman natin na very biological ng cause ng schizophrenia. Pero syempre, meron din contribution yung environment dyan sa pag-trigger ng mismong disorder. And ngayong alam na natin yung cause, of course, pag-usapan na natin yung treatment for schizophrenia. So sa lahat ng disorder na mapag-uusapan natin, marahil ito na yung may pinaka hindi magandang prognosis sa kanilang lahat. Kasi once na nagkaroon na ng schizophrenia ang isang tao, forever nang nandyan. On one hand, hindi siya curable, but on another hand, it is somehow manageable. Parang diabetes lang. And just like diabetes and hypertension and other chronic diseases, ang first line of treatment for schizophrenia is biomedication. So, neuroleptics ang tawag sa mga grupo ng gamot na binibigay sa mga taong may schizophrenia. So, ang tinatarget ng gamot nito is yung dopamine system ng mga taong may schizophrenia, kaya very effective siya sa mga positive symptoms. Yun nga lang, medyo malakas yung mga side effects nito, kaya yung mga ibang mga taong may schiz, parang ayaw nilang inumin yung mga gamot nila kasi nga ayaw nila yung nararamdaman nila after. So, ano ba yung mga side effects nito? It includes decreased appetite, decreased sex drive, and uncontrolled tremors na parang Parkinson's-like yung symptoms, and blunting ng kanilang facial expression or affect. So other than biological intervention is of course meron din tayong mga psychosocial treatment. So ang main goal ng mga psychosocial treatment is ibalik yung kanilang socialization and of course yung kanilang volition. Meron tayong intervention na tinatawag na token economy na kung saan binibigyan ng tokens yung mga patients every time na meron silang ginagawang positive sa ibang tao tsaka sa kanilang mga sarili. So, for example, pag inayos nila yung kanilang bed, o kaya naman nag-greet sila ng mga bisita, o kaya naman tinulungan nila yung kapwa nila pasyente. So, kapag ginawa nila yan, mabibigyan sila ng token. And then, yung mga token nito, pwede nilang ipagpalit sa mga luxuries na pwedeng ibigay ng institution. Like for example, increased time sa pagpapahinga o kaya mas madaming time for TV. O kaya minsan, pwede silang makabili or pwede nila itong ipagpalit sa mga bagay na gusto nila na otherwise hindi ma-access sa institution na meron sila. So I suggest na yung mga taong miskits na nag-undergo sa token economy, mas okay yung kanilang social life, yung kanilang self-care, and yung kanilang vocational skills compared sa mga taong hindi nag-undergo sa ganitong klaseng treatment. So importante sa mga taong miskits yung continuous na intervention sa kanilang buhay. So in other words, dapat ay may maintenance sila sa kanilang mga treatment, mapabiological man yan or psychosocial. Kasi kung hindi ito mamimaintain, parang diabetes lang or hypertension lang na baka mag-relapse yung kanilang symptoms and then babalik sila sa kanilang active phase. So nakakalungkot nga lang isipin na marami sa mga taong may skits, sinusukuan ng kanilang mga mahal sa buhay at iniiwan na lang sa mga institusyon na pwede lang pag-iwanan. Kasi nga, mahirap silang alagaan. So again, malaking factor dito yung kakulangan sa kaalaman ng public about schizophrenia. Kasi akala nila pag may schizophrenia, parang wala na talagang pag-asa. Pero in reality, maraming mga taong may skits ang nakakabalik naman bilang produktibong membro ng lipunan. Sa tulong na rin ng kanilang pamilya and sa tulong na rin ng mga institusyon na meron dito sa Pilipinas. And just like any other disorders, early detection, proper treatment, and unending support from loved ones can go a long way. So hindi violente ang mga taong may skits, kaya hindi natin sila dapat katakutan.
ang kailangan nila is tulong and pag-intindi dahil yung pinagdadaanan nila ay isa sa mga pinakamalala at pinaka-misunderstood na mental disorder na nag-exist sa mundo natin. So, ayan, napag-usapan natin yung schizophrenia, ano nga ba yung mga symptoms, ano yung causes, and ano may mga potential treatments for people with this kind of mental disorder. So, sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit papano. So, marami ding salamat sa ating mga members na directly sumusuporta sa ating channel. At kung gusto nyo maging member and to support the channel directly, you can join via the link in the description. So, kung di nyo pa kaya mag-support directly, pwede nyo naman i-like at i-share nitong video na to sa mga stress nyong friends. And huwag nyo kalimutang mag-subscribe. So, yun muna sa ngayon and maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli! Paalam! Bye-bye!